Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat ngayon. Welcome sa ating reaction series. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan po natin yung kababalita lang actually. Panood ko to kahapon. Yung tungkol kay Cheese Escudero, yung government vehicle na pinagamit sa driver. So, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin natin to. Bakbo! Iyan ang kuha ng mismong pagtakbo ng isang itim na sports utility vehicle o SUV matapos mahuling dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. May plaka itong 7 na isang protocol license plate na ibinibigay sa mga senador. Isuhan na sana na sa mga hindi po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng protocol license plate, ito ay galing sa ltoportal.ph. Who can use low-numbered protocol plates? The use of protocol plates was originally established and governed by law, thanks to Executive Order EO-287. Under this law, all motor vehicles purchased or owned by any department, bureau, office, division, branch, or unit thereof, or of any agency or instrumentality of the government, including those of the corporations owned and controlled by the government, shall be promptly registered in the Motor Vehicles Office and shall bear at all times official registration number plates with the official designation PI and a government shield. This law entitles the following to the use of the following low-numbered or protocol plates. 1. President. 2. Vice President. 3. President of the Senate. 4. Speaker of the House of Representatives. 5. Chief Justice of the Supreme Court. 6. Cabinet Secretaries. 7. Senators. 8. Representatives Congressmen. So ituloy natin. Ang ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver ng sasakyan nang bigla itong humarurot paalis. Ngayong araw, inihayag ni Senator Francis Cheese Escudero na siya ang may-ari ng plaka sa isang pahayag inamin ng senador na hindi otorisado ang naging paggamit ng plaka dahil driver ng isang kaanak ang may dala ng sasakyan. Aminado rin itong naabuso ang paggamit ng plaka dahil ipinagbabawal naman ang pagdaan nito sa EDSA busway. Dahil sa insidente, inatasan na umano ng senador ang driver ng sasakyan na humarap sa Land Transportation Office o LTO para tumugon sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Dagdag pa ng mababatas, hindi umano niya personal na ginagamit ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Kaya isusuko na lang umano niya sa LTO ang nasabing plaka ng nahuling sasakyan. Pinuri naman ng senador ang otoridad sa pagsisiguro na nasusunod ang traffic rules at regulations sa Metro Manila, anuman ang rango o posisyon ng lumabag na motorista. Sa huli, humingi ng paumanhin si Senator Escudero at nangakong titiyakin na gagamitin sa tama at naayon sa panuntunan ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Patuloy ang paalala ng Department of Transportation na mga otorisadong sasakyan lamang gaya ng mga lehitimong ambulansya na may sakay na pasyente, fire trucks at sasakyan ng Philippine National Police na mayroong operasyon o re-respondehan ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pinahihintulutan din na gumamit ng EDSA busway ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Satisfied ba kayo sa isinagot ni Cheese Escudero at the way siya ibinalita? Kasi parang ang shady kasi ng sagot ni Senator Cheese eh. Ganun na lang ba yun? Kung normal na tao yun or kung ordinaryong tao, na imagine nyo ba kung anong klaseng reaction dyan pag ibinabalita yan at kung paano yan paghigpitan or parang ipahiya sa media, di ba? Ang light-light lang ng pagkakabalita pero kapag ordinaryong tao yan, kulang na lang ipa-billboard yung mukha nila para ipakita na eto yung nag-violate, eto yung dumaan sa bus lane, eto yung nang-aabuso ng kapangyarihan. Parang ganun. Tapos pagdating sa kanila, parang okay lang. Ewan ko, ang gaan lang kasi ng dating ng pagkakabalita nila. Tapos kung isipin mo, sino ba yung may kasalanan talaga doon? Yung driver. Di ba parang sabi ni Senator Cheese, yung kapamilya niya, driver yon na ginamit nga yung sasakyan, na dapat kasi for government official use yon, para sila yung gumamit at hindi para ipagamit sa iba. Bukod sa driver, sino ba dapat maging accountable doon? Actually, sino ba nga ang dapat maging accountable doon? Yung driver ba? Dahil idinaan niya sa bus lane nang walang alam si Cheese or walang permiso si Cheese.
or si Cheese talaga dahil pinagamit niya yung sasakyan na hindi naman kasi dapat ipagamit kung kanin-kanino. Tapos kung kayo yung driver nun, sa tingin nyo ba, basta gagamitin nyo lang yung sasakyan, ang lakas ng loob ninyo na idaan yun dun? Hindi ko alam, bakit parang isinisibigla dun sa driver? Eh kung yung driver lang magpapahamak kay Senator Cheese, parang i-risk ba nung driver yung ganun? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Napakalakas naman ang loob ng driver na yun na ipahamak yung boss niya. Kaya sabi ko nga, parang ang shady ng sagot ni Senator Cheese. Tapos isa pa, diba pag official use yung isang sasakyan, yung isang gamit, pinagamit mo sa iba na kaanak mo, pinagamit mo kung kanino, diba that's still a form of abuse? So, kita mo yung difference ng media pag magbalita. Parang ang light-light lang ng balita dyan. Ang galing ni Senator Cheese mag-explain kasi parang hindi mo siya masisisi. Di ba kung iba yung mag-explain nun? Kundi siya marunong magsalita, ano? Talagang sasabihin na ba't mo pinagamit yung sasakyan mo? Parang hindi ako makapaniwala na driver lang yung magde-decide idaan yun sa bus lane. Parang masasagot mo siya ng ganun. Pero pag si Senator Cheese yung nagsalita, parang okay, parang ganun yung dati. Magaling, iba rin talaga kapag mahusay magsalita yung tao. Pero di ba kapag kunwari yung ibang mababang public official, hindi yung katulad nila na nasa higher level. Tapos nakita na pinagagamit yung sasakyan pang sundo sa school ng anak nila, sobrang issue na yun, di ba? Pero pagdating talaga sa kanila, ayan na media pa, parang wala lang. Anyway, baka ako lang yung nakakakita nun. Pero para sa akin kasi, that's still a form of abuse. Tapos si Senator Cheese, alam mo naman na ano, alam nyo naman na kayo yung dapat sumusunod sa batas. Kayo yung dapat maging modelo. Tapos kayo yung nag-a-abuse. Ewan ko kung bakit ganyan. Napaka-privilege nga ng mga kamag-anak ng mga tao nasa gobyerno ngayon. Kasi pati sila nabibiyayaan or nakikinabang sa mga privilege na dapat para lang dun sa taong yun, diba? Naaambunan din kasi. Kaya minsan, ultimo yung mga kaanak ng mga ibang government official, medyo mayayabang, ba? Diba? Parang sila pa yung maaangas. Eh kasi, nababahagian nga sila or nakikinabang din sila dun sa mga privilege na dapat binibigay lang dun sa public official na yun. So, ayun lang. Ang ano dyan, bottom line is, paano susunod sa batas ang mga tao? Kung kayo na nasa higher level, hindi nakikita na sumusunod. Bakit kapag kayo, parang Medyo pwede. Tapos pagdating sa mga ordinaryong citizen, grabe yung reaction, grabe sa higpit, grabe sa kulang na lang ipabillboard yung pagmumukha dahil nag-violate ka, diba? Tapos pagdating sa kanila, parang light lang ng dating. Pero ayun, nakikita natin kung gaano ka-privileged yung mga taong yan. Pati yung mga kamag-anak nila at yung mga nalalapit sa kanila. Kung paano nila pwedeng maabuso yung mga privilege na binibigay sa kanila ng gobyerno. Napansin ko lang kasi yung difference ng normal na tao na parang hinarang ng MMDA. Tapos yan, yung ganyan na medyo mataas na official, parang ibang treatment, diba? So ayun, ano kung masasabi nyo? Parehas ba tayo ng opinion? Parehas ba tayo ng nakita? Paki-comment down below kung ano ho ang masasabi ninyo. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang gabi po sa inyong lahat.